Pag-usapan lang natin yung ano, yung nangyari ngayon sa Quadcom na itong si, tama ba yung babae, yung Kernel Garma? Tama ba yung pronounce ko, si Garma ba yun? Na parang nadiinan naman ngayon ang mga, bueno, yung dating administrasyon ni Duterte tungkol dito sa pag ano, sa war on drugs. Dito sa Quadcom, ang isa sa nanguna nito ay ito si Ace Barbers, na kung saan itong tao na to, ito na, ito yung dating ano talaga sa droga, parang against na talaga sa droga. Pero di ko alam kung anong mayroon tong congressman na to na si Ace Barbers, na dati pa naman na nandyan na siya sa droga ang pinaglaban niya dito, dumaan siya sa mga ano, administrasyong Duterte. Bakit isa to siya? Parang hindi nakaalala sa ano ang laban ni Duterte sa droga. Nakuha niyo yung ibig ko sabihin. Congressman siya noon, may distrito siya. Ito yun ha. Distrito siya na dapat niyang makita kung ano ba talagang epektibo doon sa panahon ni Duterte at sa kayong ngayon na wala na si Duterte tungkol sa droga. Ngayon hinahabol nila yung nangamatay doon sa droga. Ito yung inimbestigahan nila kasi nga sa yung AGK. Ngayon may video ako ipapakita dito sa inyo kung ano kabalingbing tong tao, no? Ba tao na to, congressman na to, na hindi ko maintindihan kung ano rin to siyang pagkatao, kung mahilig ba talaga to siya sa magandang balingbingan naman, kasi kung saan ang ano nito, doon siya. Walang naginawa to mga congressman na to, mga politiko ngayon, mga senador, kung saan ang ano, doon sila dadapo nga. Ito, isa to siya sa mga dapo ng dapo din. Ito yung video na to, pakita ko sa inyo, na in-interview to sa kay Karen Davila, doon sa ANC. 1 year ago na to siya. Pakinggan nyo. Kukuha lang ako ng video dito na ipapakita ko sa inyo, ha. Puputulin lang natin mamaya pagka ano na, pag gusto ko mag-react sa kanya. Okay, mahabang video to eh. Nasa mga 16 minutes, pero di ko lang ipakita nyo sa inyo lahat. Pero ito lang yung gusto kong kunin ang akin itong side, itong tungkol itong Barbers na to, na sobrang pasikat. Tingnan natin, ha. Our next guest has signified his support for former President Rodrigo Duterte amid the ICC's drug war probe. With us now, we have the chairperson of the House Committee on Dangerous Drugs, Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Congressman Barbers, good morning to you. Good morning, Karen. Good morning, mga kababayan, and thanks for having me. All right. Why would the House file a resolution supporting former President Duterte when, frankly, he isn't even named? Some said it's like House lawmakers are already acting guilty. Diba? Hindi pa siya pinangalanan. Why would you all issue this kind of support? Well, you know, there are a majority members of Congress today, you know, have actually signified their interest in supporting this call to quote unquote defend the former President Duterte in this persecution. Tingnan mo to kung gaano to kabalingbing. One year ago to, ha? A lot of critics of the Duterte administration have been, in fact, maybe even lobbying, no, to the ICC to prosecute former President Duterte. And in this time, in this context, some of his allies in the House, including me, para si Tulpong Stilo, no, openly our support that that should not be done to the former president. Pinagtanggol niya to, ha? Defend by all means the former president because he has not committed any crime at all. Tingnan but mo? Then, okay, how would you know that? I mean, let's be balanced here. Why not let justice take its course? The lawmakers positioning themselves to defend Duterte reeks of elite political protectionism. I would not call it protectionism, Karen. In fact, if justice is what they seek, there's already justice. A lot of members of the Philippine National Police and PDEA have been charged before the courts. And some are being investigated. And more are to come. No, I guess there are a lot of more
PNP and PDEA officers that will also be charged before the courts. Are you saying it's okay for PNP and PDEA officers to be charged, just not the president? No one has ever said that they actually learned that the president was the one who actually gave the orders to shoot somebody. That's what happens in a trial, is that you then present evidence, and then you let justice take its course. That's correct. Yeah, but if it's all just hearsay, there's no point in going to trial. But how do you know it's hearsay when you have it briefed in court? Well, no one has ever pinpointed to the president. If they are going to charge the former president of extrajudicial killings just because he made a pronouncement in one of his interviews, perhaps maybe because of his machismo and bravado, I guess that should not be faulted against the former president. We should take it with a grain of salt. But is the issue here really what you know about the former president? I mean, not... Ito, para, kaya kinuha ko yan, no? Naghanap ako ng video tungkol nga itong si Ace Barbers, no? Tungkol nga nito sa ginagawa nila sa Quadcom Committee. Kasi ang mga tao ngayon, naniniwala yung iba dito, sa hindi nakakaintindi, naniniwala sa pinagagawa nila. Ayan, pinatawag nga yung si Garma na yan. Tama ba, Garma? Tapos nandun ang iyak-iyak. Tapos, ang dami nilang mga doon na hindi daw pinipilit. Ganun naman ang yung mga witness eh. Pagdating ng araw, pag ito halimbawa itong Quadcom na to halimbawa lang, ito yung kinukuha nilang mga nag-execute kuno ng affidavit. Tapos sa pagka iba namang presidente, pag itong si Garma to, sigurado babaliktad to. O panahon na kay Duterte, anong sabi nito? Na kay Duterte to ngayon, na kay Bongbong Marcos na, kay Bongbong Marcos na naman, ibig sabihin nito, bumaliktad ng bumaliktad na to. Pinilit ba talaga to siya o kusa niyang loob tong pumunta dyan na para mag... siya mag-testify talaga sa mga nangyayari noon, noong panahon ni Presidente Duterte. Ito, pag halimbawa sa sunod nito, ano nangyari kay Kirwin Espinosa? Ngayon bumaliktad na, binawi yung mga statement niya noon kasi pinilit daw siya, inipit daw siya. Ito, ganun din to halimbawa. Unahan na natin to kasi kung halimbawa, kung sinong magiging presidente sa sunod, kung halimbawa uungkatin na naman tong kaso na to niya, ganun naman ang palabas yun. Eh kasi inipit na kong Quadcom eh. Sa Quadcom ako, may nag-ano sa akin ng taga-Quadcom eh. Imbestiga na naman. Walang katapos ang imbestigasyon. Kagaya ngayon ginagawa ng Quadcom na to. So Ace Barbers, no? Ito yung congressman na to na hindi ko alam kung anong-ano nito. Anong ambisyon pa nito? Magiging presidente? Ace Barbers, sa totoo lang sir, hindi ako naniniwala sa inyo dyan sa Quadcom ng pinagagawa nyo dyan. Nag-testify si Richard Gomez na effective yung ginagawa dati ng war on drugs. Ikaw ba sir sa distrito nyo, walang mga addict? Di nyo nakikita yung mga problema nyo sa inyong mga distrito? Yung sa inyo dyan sa mga Quadcom, wala kayong mga addict sa distrito nyo? Kaya ang lakas ng loob nyo ngayon na ang mga ganyang panahon dati ng paglaban sa droga dati ni Pangulong Duterte, parang di kayo maniniwala. Mayroon kayong mga distrito eh. Mayroon kayong mga probinsya eh. Kung anong kalakaran nyo sa probinsya, wala mga adik kayo. Kasi sa amin, sa probinsya ko, hindi ko lang ipunta sa iba. Mga kamag-anak ko adik. Nung umupo si Duterte, anong ginawa sa mga kamag-anak ko? Pinatigil sila doon? Tumigil sila. Pag hindi kayo tumigil dyan, alam nyo mga nangyayari sa inyo. Tapos ngayon, sisihin natin administrasyong Duterte, mayroong babala si Duterte, tigilan nyo ang droga. Kayo ba mga congressman dyan, hindi nyo nakikita yung problema noon? Ganun ang kalala ang problema natin? Pinapatay yung mga kapatid, pinapatay yung mga magulang, kung sinong pinapatay, hold up dito, hold up doon. Tulis doon, tulis dito sa mga bangko dahil sa ganyang droga. E ngayon na natahimik yun sa loob ng 6 na taon, tapos ngayon bumalik ulit yan, tapos kayo mga kongreso ngayon, parang nasa kongreso ngayon, parang bulag kayo dyan sa nangyari noon. Ikaw, Ace Barbers, ikaw yung dati dito, nung panahon pa ni
Vice President Lenny Robredo na inapuinto sa AICAD. Parang ayaw niyong suportaan siya kasi nag-iba-iba. Nandyan ito, kasama to sa video na to. Di ko lang maano kasi mahaba na tayo. Na in-interview ka. Ulitin ko, hindi kayo ano, hindi niyo nakikita yung problema noon sa mga probinsya niyo. Kung kagaano umupo si Duterte, gaano kalinis ang ating bansa. Unti-unting luminis ang ano noon mula nung ano, umupo siya hanggat ilang ano na lang na tumahimik yung bansa natin sa droga. Ngayon bumalik eh. Dito sa ibang bansa, ang droga laganap. Nakakatakot dito sa ibang bansa. Pero sa atin, bumalik ulit. Nakakatakot ulit dyan. Eh kasi yung iba dito, basta-basta na lang kayo mag-comment. Makinig kayong pagbasdan nyo yung paligid kung ano talaga ang, saan ang safety. Noon o ngayon. Kung safety ngayon, di swerte nyo. Kasi yung presidente natin, parang walang pakialam dito sa droga. Dito, sa ibang bansa, ang droga, grabe. Grabe. Eh sa atin, tumigil na yan eh. Biglang bumalik ulit ngayon. Mga ano dati, mga kapitbahay ko nga eh. Mayroon doon anak niya. Saan pumunta? Nag-abroad bigla. Dahil sa droga. Inamin mismo yung mga sa nanay na yung anak ko kay tumakbo yun dahil involved sa droga. Eh ngayon sabihin nyo, parang gawa-gawa lang yun dati ni Kerwin Espinosa. Eh kung ano, Kerwin Espinosa ka? Ba't ka naglayas din? Sa ano ka nagpunta? Sa ibang bansa? Doon ka kinuha ni Bato de Rosa padalhin dito. Tapos ngayon lahat yan walang nangyayaring maganda noon. Eh kasi wala talagang magandang nangyari noon kasi kayo ang drug lord. Kayo nagbibinda ng droga. Kaya hindi kayo sang-ayon noon. Eh ngayon bumalik, sigurado bumalik kayo sa negosyong ganito. Kasi lumitaw kayo eh. Lahat ba yun ang ginagawa ni Duterte dati? Hindi kayo pabor noon, hindi kayo sang-ayon, sang-ayon noon dahil pinapatay ang mga tao. May babala ang presidente noon. Tumigil na kayo dyan. Eh paano kasi katatay mga Pilipino, tigas ang ulo. Ayan. Ano-ano nito? Sa ICC. Saan ba nagsimula ang ICC na mag-imbestiga? Sa war on drugs ni Duterte. Eh ngayon, kayo ang nagde-defend kunyari noong nakarang taon pa kay Presidente Digong. Pero ngayon, kayo mismo nagtutulak sa kanya, sa mga ICC, sa mga pinagagawa nyo. Napakabalingbing nyo. Alam na namin yung mga ano nyo, mga attitude nyo, mga ugali nyo. Napakasip-sip nyo sa presidente natin ngayon at saka sa speaker nyo. Grabe kayo. Sobra na kayong mga ano dyan. Kaya nga, yung mga dating hindi nakikita dito sa mga vlog kung sino nagbablog against nito sa administrasyon na to, nagtaka bakit daw dati hindi naman to nakikita itong nag-vlogger na to. Eh lumabas ako nito dahil ito sa mga pinaggagawa ng Quadcom na to. Itong Quadcom na to. Sabi ko nga, nag-hearing kayo dyan. Ang lakas niyong kumain ng iba dyan. Kaninong perang ginastos niyo dyan? Taong bayan. Tapos mapunta lang tayo sa wala nito. Ito si ano, Dan Fernandez. Narinig ko sa interview to. Na halos patapos na sila dyan. Kaya nagkuha na pa kayo ng ano. Hindi alam naman ko na ano kung ano talaga. Anong-ano itong ano. Pero sabihin nyo na kung ano. Sabi ko nga eh. Butasan nyo ng butasan ang mga Duterte. Ayusin nyo pagbutas. Hindi para maniwala ang taong bayan. Pero ngayon hindi na niniwala ang taong bayan sa ginagawa nyo na ngayon. Ito si Garma, iyak-iyak pa. Lahat na lang ba? Lahat ng mga nakaraan na ginagawa ng mga Duterte. Hindi nyo nakikita yung ayos ni mga, sa mga Duterte. Para sabihin nyo, ang sama talaga ng administrasyon Duterte. Para sa akin, hindi. Kasi nakaranas ako ng magandang-maganda ang administrasyon ni Duterte. Tumahimik ang lugar namin. Walang adik. Hindi ka mangimi. Magdala ako ng cellphone na ganito. Hindi ko mangimi na magdala ako ng cellphone na ganito. Walang snatcher eh. Takot dati ang mga snatcher. Pero ngayon, ano nangyari sa Pilipinas? Balik ulit yung mga hold-upper, balik ulit yung mga snatcher, mandurukot. Ganon ang realidad sa mga Pilipino. Ayaw magpadisiplina. Ganon ang mga realidad na politikong sa Pilipinas. Trapo. Mga basura kayo, mga politiko kayo. Parang nag-imagine na kayo na habang buhay kayo dyan, oh, habang buhay si Marcos at ano na to, sa pamumuno niya, hindi yan habang buhay. Maniwala kayo dyan. Habang buhay si Martin Romualdez sa kanyang posisyon na speaker dyan, sa speaker nyo, kayong mga
himudpuit ni Romualdis. Mga buhaya rin kayo lahat dyan. Lalo na to si Abante, papastor-pastor ka sa isang religion, pero isa rin ka palang wala ka rin palang ginawa sa buhay mo dyan. Hindi maganda. Kaya inilabas ko tong video na to. Ang daming mga video, kung maghanap ka ng mga video nito against nitong mga war on drugs, itong mga congressman na ngayon, special mention, Ace Barbers, grabe ka. Dati sobrang kampi ka kay Pangulong Duterte, bigla kang gumanon ngayon. Bigla ka na lamang para kang asong ulol, atake ka ng atake sa amo mo dati. Wala na kayong pinagkaiba lahat ng mga politiko dyan. Ano nangyari sa'yo? Ba't ka biglang, dati sobra, super defend, ganyan, wala namang ikakaso sa mga presidente natin eh. Nakita nyo yung video? Akala nyo kasi, yung mga video noon, hindi kakalkalin yan sa mga tao ngayon, kagaya sa amin. Ano ba talagang record nitong congressman na to? Bakit sobrang ganito? Kinakalkal namin yung mga video nyo noon, kung saan pa. Mayroon pa kayong mga video nito, iba sigurado malalabas yan. Although may napanood ako sa YouTube, mayroon din kayo. Na sobrang yung pore kay Harry Roque, mayroon dun kay former President Duterte na sobrang galing sa paglaban sa droga, mayroon kayong sinabi dun, Ace Barbers. Napakalupit nyo talaga sa balimbinga na. Pero buti na lang hindi ka komandato ng senador, kasi kung senador ka, wala ka rin mapupulot na puto. At saka dito sa Congress ka, di saan kang distrito, di doon ka. Patuloy mo lang yung pagkasipsip mo sa mga namumuno dyan sa Kongreso. Walang forever dyan sa Kongreso. Kaya magtapat-tapat na lang kayo dyan sa servisyo nyo para magiging legacy yan sa Kongreso. Hindi yung legacy nyo iiniwan nyo ngayon sa mga nakikita sa mga tao na hindi maganda. Panis ang baho nyo, kakadiri kayo.